So, ayun na nga. Nag-solo RG ako ng mag-isa para magpababa na naman ng Starla. Sa mga naging previous game ko ng rank, isa sa mga na-open palagi nila, si Tililing at si Cable Girl. Medyo nahihirapan ako kapag open si Tililing, kaya pinrayo ban ko talaga. Tapos sinadjust ban ko na lang sa mga kasapi ko si Cable Girl. Tapos ayan, pinili ko na si Boy Glutash, yun ako na. Kita nyo naman ang mga pangyayari, diba? Eh nakita ko, hindi pa rin nakakapag-ban yung kasapi ko, kaya isasuggest ko na naman dapat ulit si Cable Girl, kaya lang nag-ban na siya ng unggoy. Eh dito na nga, pipili na ako ng hero ko. Hindi ko alam na si Cable Girl pala yung nakaselect dyan, pero nakashow sa akin si Boy Gluta. Tapos sino ako yung kote at nagulat ako biglang nagpani. Talagang napadjat ako, tapos natataramta na yung mga brain cells ko. Sabi ko, hello, bakit ito yung pinili ko? Boy Gluta yung gusto ko. Tapos ayan, tinapapili ko sa mga kasapi ko na mag-Boy Gluta sila. Tapos tinanong ko sino nagpapani. Talagang nagpapanik na ako, te. Cable Girl sa RG pa talaga. Ngayon ka pa nagpakita, Cable Girl, hindi kita kailangan dito. Nagpaparank up ako. Bastos ka. Tapos may kasapi ako na sumagot ng ako. Tinawala na yung kaba ko kasi sabi ko, yes, makakapag-Boy Gluta na ako. Tapos pinapapalit ko talaga sa kanya si Boy Gluta. Ayan, mag-please pa ako dyan, ha. Baka nagtataka kayo, bakit nawala ng retry? Kung nakita nyo kami na sa Peking, naka-retry yung Esme. Pero kasi ang nangyari nang nag-pick si Pami, nag-retry din siya. So nag-adjust si Esme, hindi na siya retry. Tapos nagpalit din pala yung Cable Girl, te. Ayun, wala na kaming retry. Biglang naging joke ang lahat. Ngayon, pasan ko pa ang mundo. Ano ako, si Superman? Bumubuhat ng mabibigat? Boy Gluta yung gamit ko. Huwag naman kayong ganyan. Sabi ko sa kanila, huwag nila patabain yung kalaban. Kasi yan lang naman yung magiging problema ko dyan. Dito ako unang nag-rotate sa XP lane, te. Kasi buong barangay ang nandito. Mag-isa lang naman yung gold lane. Kaya hindi mo na ako dumalaw doon. Sa isip ko, kaya ko to. Mabubuhat ko to at may papanalo ko. Basta hindi lang mapipid yung mga kasapi ko. Kaya yan, te. Kahit ang konti pa lang ng stock ko. Basta nililibot ko talaga yung mapa. Buti na lang kahit paano nakikisama yung hook ni Tabatray na prank ko. Hindi lang puro langgam, langaw, lamok, minions ang nahuhuli niya. Te, hindi naman pala marunong yung Cable Girl. Hindi ako makapagsalita sa game. Bakit? Kasi sinong may kasalanan? Kasalanan ni Cable Girl. Pinili-pili niya kasi ako. Ayan, sumusurrender na ang mga kasapi ko. Pero hindi ako susuko, ipaglalaban ko to. Piling ko talaga meron pa kaming chance ang manalo. Mga 0.05% naman. Te, naniniwala talaga ako na kaya pa naming manalo sa larong to. Hindi nga ako nagpapapatay. Ayan, hindi pa ako namamatay kahit isa, oh. Ingat na ingat talaga ako. Daigo pa yung nagpiprito. Napakalayo ng pwesto ko. Oo, tama yan. Maniwala kayo sa akin na kaya ko pa to. Magpapastak lang ako. Antayin nyo. Naniniwala ako sa trust the process. Ito talaga ang proseso para manalo tayo. Mabubugbog muna nila tayo. Pero mababawi rin natin. Huwag lang kayong piding programmer. 0.05% chance namin na manalo. Parang nababawasan pa. Nagiging 0.03% na lang. Ayan, naging 0.04% na. Tumataas na ulit siya. Kasi kahit pa paano, naitutulak na namin yung mga lanes dito. Yung Silvana nila, laban na laban dito. Teo, talagang pumasok ng mag-isa laban sa lima. Gusto rin yata ng rebulto katulad nila pula po. Grabe na yan siya. Hindi pwedeng makapasok sa base namin yung demonyong ito. Dahil mas mahihirapan kaming magdepensa pag ganito. Buti nakuha namin si Brody doon. Kaya lang ayun, pinadikit ng mga kasapi ko yung demonyo. Tapos nahuli pa ako dito. Eh di wala na, tapos na talaga ang larong ito. Okay naman. Ang mahalaga, buhay pa tayo at humihinga, diba?